bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa'yo, hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zerubbabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita, sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo, pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay aking. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una. At pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing itong. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos.
siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Hesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at tayo magbigay pugay sa ating mahal na Senyor.
Sino raw ako ayon sa mga tao? Ito po yung unang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa mga tao? Isang tanong tungkol sa kung paano siya kinikilala o kinilala ng iba. Marami ang sumubok kilalanin si Jesus, pero hindi lahat nagtagumpay. Karamihan sa kanila, bigo sa pagkilala kay Jesus. Bigo kasi yung iba, tinitignan kung ano ang ginagawa ni Jesus. Tinitignan kung ano ang kanilang nakuha mula kay Jesus. Kinilala nila si Jesus base sa kung ano ang sinasabi ng iba. Kaya akala nila siya si Juan Bautista kasi si Jesus nangangaral. Nagpapangaral. Kaya parang siya si Juan Bautista. Kaya akala nila si Jesus ay si Elias ay dahil nakakagawa si Jesus ng kababalaghan. Akala ng iba, si Jesus ay isa sa mga propeta nung una kasi alam ni Jesus lahat. Pero hindi si Jesus ang mga yon. Mali ang pagkakakilala nila kay Jesus dahil tinignan nila si Jesus base sa panlabas, sa ginagawa, o kaya sa kung ano ang sinasabi ng iba. Hindi mahalaga yon. Hindi mahalaga kay Jesus kung ano ang tingin at sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Kaya nga, nagtanong uli si Jesus. At sa ikalawang pagkakataon, ito yung mas binigyan niya ng pansin at tuon. Ang sabi ni Jesus sa kanila, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Ano ang sabi ninyo? Kung nung una, ang tanong ni Jesus ay nakatuon sa ibang tao tungkol sa pagkakakilala sa kanya ng ibang tao, sa pangalawang tanong, ito ay nakatuon sa kung ano ang masasabi ng kanyang mga alagad tungkol sa kanya. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Magandang aral po ito para sa atin tungkol sa pagkilala sa tao. Madalas kasi kung ano ang tingin at masasabi ng iba, yun ang nagiging pagkilala natin. Yun ang ating pinahahalagahan. Ito yung mas pinaniniwalaan kung ano ang sabi ng iba, kung ano ang naririnig natin sa iba. Kaya nga, narinig lang natin na sabi, masungit siya. Ayun, ganun na rin yung pagtingin natin sa tao. Sinabi lang, mayabang yan. Yun na din ang pinaniwalaan natin. Yung iba naman, binabase lang sa panlabas na anyo. At yun na agad ang naging pagkatao. Hindi ba mali? Hindi po ba mali? Hindi ba dapat ang pagkilala natin sa tao ay personal? Hindi base sa kung anong sinasabi ng iba? Kaya madami sa atin nahuhusgahan dahil ang dali nating makinig sa sinasabi ng iba. Kaya nawawalan tayo ng bilib sa ating mga sarili kasi yung iba ang bilis maapektuhan dahil naniniwala sa sinasabi ng iba. Sinabihan ka lang na hindi mo kaya yan, pinaniwalaan mo. Sinabihan ka lang na mahirap ka lang,
wala kang kakayanan. Pinaniwalaan mo. Hindi ba? Dapat ang tunay na nakakakilala sa ating mga sarili ay tayo mismo. Dapat ang nakakakilala ay yung mayroong personal na karanasan. Hindi kung ano ang sinasabi ng iba. Kaya nga ang dali nating naiimpluwensyahan dahil nakikinig tayo sa iba. Huwag na po tayong lumayo. Oh, hindi po ba? Alam naman natin, kalikaliwa na ngayon ang pagpapahayag ng kanilang pagtakbo. Ang layo pa ng eleksyon, di ba? Pero kalikaliwa na ang pagpapahayag at kalikaliwa na ang pagpapakilala. Oh, sabi nung isa, ako ay para sa masa. Aalisin ko ang korupsyon. Yun ang sabi niya. Naniniwala ka ba? Kung ikaw ay para sa masa, eh ba't di nabago ang buhay namin? Bakit ngayon, kulang pa rin ang trabaho? Kung para ka sa korupsyon, eh bakit hindi nawala ang korupsyon? Makikinig ka ba sa sinasabi niya? Minsan, no, naimpluwensyahan tayo kasi naririnig natin yung sinasabi ng iba at yun na agad ang pinaniniwalaan natin. Pinapakita sa atin ni Jesus na ang pagkilala sa tao, kailangan may personal na karanasan. Si Jesus, maraming maling paratang ang naibato sa kanya. Yung iba nga, minumura siya. Yung iba nga, sinasabihan siya ng masasama. Pero hindi mahalaga yon. Kahit murahin natin ang Diyos, hindi mahalaga sa Kanya. Dahil ang mahalaga sa Diyos, kung ano ang pagkakakilala mo. Ano ang masasabi mo? Pero ikaw, ba't ka nandito? Anong masasabi mo? Nilalait ang Diyos, pero ikaw, anong masasabi mo? Ito yung pinapakita sa atin ni Jesus. Ang tunay na pagkilala, hindi nakabatay sa kung ano ang sasabihin ng iba, kundi kung ano ang sasabihin mo. Ikaw na mayroong personal na karanasan sa Diyos. Ano mang aspeto ng pagkilala sa ibang tao, pamilya, kaibigan, katrabaho, at lalong-lalo na sa mga ihahalal nating leader. Huwag basta-basta makikinig sa sinasabi ng iba dahil hindi lubos ang pagkilala kung nakikinig tayo sa iba. Ang tunay na pagkilala ay yung nagmumula sa sariling karanasan. At iyon ang dapat nating pinahahalagahan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristong Anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang kabahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at ating sambitin. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo.
Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Iyaong mga nauna na sa atin, nalinisan ang mundong ito. Naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin nang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuri.
bagay sa iyong kadakilaan. Dinarapilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ng palakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kasama ko ang sama ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay na man, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sama ko
at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.